COMELEC na gawing blended ang 2022 presidential debates dahil sa pandemya. Face-to-face pa rin magdedebate ang mga kandidato pero ang kanilang supporters virtual na lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Jen Calimon. Nandito ka nga nakatira sa bansa, pero namulimbat ka naman ng pera. Kung magbintang ka, parang ako'y nahatulan na. Ikaw ba'y sinabi ko nangungulimbat? Sinabi ko lang naman. Sinabi ko lang naman. Harap ang sagutan sa mga isyu ng bayan. Yan ang nasaksihan ng taong bayan sa debate ng mga kumandidato sa pagkapangulo noong 2016 elections. Pati karakter ng bawat kandidato, nakita ng publiko. Kung ano ang pumasok sa isip mo, sarado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, baka may mamatay pang tao. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sino mga malalaking tao ang pinatay mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Mawalang galang na lang po ulit. Kasi hindi, magiging he says, she says po. Galang. Pero dahil may pandemya, may iba na raw ang mukha ng presidential debate sa susunod na taon ayon sa COMELEC. Magiging blended daw ito o pinaghalong live at virtual. Merong live component, syempre. Yung live component, yung mga kandidato should be facing each other, right? I mean, hindi naman maganda kung naka-zoom sila. That will lose a lot of the excitement of a debate kung ganun yung mga kandidato. Ang mga bitbit nilang dating supporters hanggang online na lang pwedeng manood. Ilang miyembro lang din ng kampo ng isang kandidato ang papayagan sa live venue. Binabalangkas pa raw ng COMELEC ang kumpletong guidelines para sa blended approach ng presidential debates. Norm na yan eh. Yung you come to the podium with your knowledge intact, no? So we're likely to retain a lot of the rules and norms that were practiced in the last debate. Tayo nilulook forward natin yung mga face-to-face na debate. Agree. Pabor naman ang ilang presidential aspirant na gawin pa rin face-to-face ang kanilang debate. Maganda talaga yung face-to-face na debate. And tingin ko, ngayon kasi hindi pa naman official campaign period. Tingin ko dapat talaga face-to-face para yung mga issues na tutuldukan habang magkakasama kayo sa isang event. Kasi mahirap din kung ang debate social media. O mahirap kung yung debate nagsasagutan lang. Kasi hindi nabibigyan ng linaw yung lahat na issues. Maganda yung personal, wag yung online. Eh, siyempre, gusto nila yan. Si Manny Pacquiao, ano kayang isagot niya sa debate? Sinasabi ko naman sa inyo, hindi ako sinagyabang, pero hindi ako papasok dito kung hindi ko alam yung mga gagawin ko. Sabi naman ng kampo ni Manila Mayor Isko Moreno, bitin kung tatlong debate lang ang idarahaos gaya noong 2016. May I propose that they be increased to 6? No, at least every other week during the 3-month campaign period so that people would be able to hear how the candidates will answer the issues. I may also propose that all the TV networks share the debates while they happen. Ayon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, mahalaga ang tungkulin ng media sa ganitong klase ng debate para makilatis ng publiko ang mga kandidato. Well, una, yung role natin ay malaki, no? Dahil na we can be the platform na maiparinig, may pakita sila in their performance sa debate, no? Yung mga plataforma di gobyerno nila, may parinig natin, no? This is a republic. This is nationwide. Ayon naman sa isang political analyst, posibleng nakatulong ang Pilipinas 2016 debates sa pagkapanalo ni Noy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Bago ang debate, paglima lang si Digong sa survey rankings. Pero ilang linggo matapos ito, naungusan na niya ang ibang kandidato. Whether or not that is directly and principally or significantly due to the debate is an entirely different question. Okay? But there is no doubt that a debate is going to contribute to how people will decide on who they are going to vote. He is more qualified than me. Nagbabalita mula sa frontline, Jen Calimon,
News 5.